tawagin natin ating pangalawang contender mula sa Luzon na si Yula Bautista. Yula! Ay, kasama niyo ba kayo sa ano yun? Teleserye, Yula. Hindi to, ano ah. Yula yun, hello. In fairness. May pagka-Yumi yung dating ni, ano ah, ni Yula. Hello po. Hello, Yula. Ikaw naman, taga saan ka sa Luzon? Ah, Atimonan, Quezon Province po. Saan ang pinagkakabalan sa Quezon Province? Ah, doon po. May tindahan po kami sa tapat lens ng school. Lens din, camera din. Ay, hindi po. Contact lens naman ko, isang lens. Mga ano naman po yung school supplies, school mga supplies. Laruan, ganun po. Okay. Para sa mga estudyante. Welcome back po, ha? Ay, thank you. We remember. Spacker siya. Yes. Pero ito, paano naman na connect naman sa pagkanta naman yung pagiging school supplies na nagbe-benta? Actually, by profession, teacher po talaga ako. Pero yun po, sa ngayon po, event singer po talaga ang pinagkakabalahan ko. Pero tanungin kita, saan ka na naka-base ngayon? Doon pa rin ba sa Quezon o dito na sa Luzon? Dito na sa Metro Manila? Nakikituloy po ako sa tita ko sa Taytay. And then, minsan po, bumabalik-balik po ako sa Quezon. Ganun po. Pero ikaw ba sumasali ka ng mga singing contest? Opo, sobra dati. So, oo, bilis natin ngayon, hindi tayo marathon. Sigirinting tayo ngayon. Nabifeel ko, natin-dance ako ah. Pero pagkatapos ng ang laban mo last, yung last na laban mo, anong nangyari sa'yo? Ano yung nagbago sa'yo? Ayun, bukod po sa naging kulot yung buhok ko. Charot! Kulot ayun, na ba? Ano yun po, madami naman pong opportunities na nagbukas sa akin right after ng... Pumayat po ako. Ay, thank you so much. Marami pong opportunities na nagbukas sa akin. Ayun po, mas marami po yung kumuha sa akin sa event. Rockets, pero syempre ito, yung sa lahat ng rest backer, tinatanong ko, yung mga nasabi ng judges sa'yo, na-implement mo ba ngayon sa tingin mo, yung nabago mo, na-improve mo? Sa palagay ko naman po. Ayan, yun ang importante. Makita natin mamaya yan. Yes po. Sige pero po. Pero anong reason kung bakit ka rumest back? Oo. Syempre, unang-una po, kasi pangarap po talaga ito ng papa ko sa akin since bata pa ako. And then, eventually, yun, naging pangarap ko na din para sa sarili ko. Ang pagkanta. Yes, yun po. Para mapatunayan ko po sa lahat na kaya ko din. I can do it.